Isang araw habang nanonood ako ng mga video sa Facebook, aksidente yatang napadaan yung sarili ko. Siyempre pinunood ko na rin, siyempre dagdag views. At habang tumatagal yung video, naisip ko lang, ako ba to? Ako ba to yung napapanood ko sa Facebook? Ako ba to yung naghahanap buhay? Napapagod, nahihirapan, ako ba to? Sabi ko. So naisip ko lang, no, layo na pala nang narating ko. Siguro hindi na ako yung dati na pag-alagala, palibang-libang, waldas dito, waldas doon. So, oo, nakakamiss gawin yung mga bagay na yun. Pero ngayon, nasa realidad na tayo ng buhay eh. Hindi na pwede yung wawaldasin yung pera para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Siyempre, paglalaanan natin yung mga bagay na kailangan natin at mga hindi inaasahang bagay. Ngayon, sa maniwala kahit sa hindi, nung araw wala talaga akong kaalam-alam. Pero siyempre alam yata ng Diyos kung gaano kahirap ang buhay. Tinga, hindi pa ako nakikinig sa kuya ko na sabi niya pag-aralan ko yung mga bagay na yon. Pag-aralan ko yung mga bagay na makakatulong sa akin balang araw. Wala sa isip ko yon. Binabali, wala ko lang yon. Pero ngayon, naisip ko na kung bakit niya sinasabi sa akin yon. Kaya kuya, kung napapanood mo to kuya, eto na yung mga bagay na tinurong mo sa akin on. Alam mo, tama ka kuya. Tama ka. Kasi nagagamit ko na siya ngayon. Isa sa mga katagang naaalala ko na lagi ko narinig sa mga natuturo sa akin. Hindi habang panahon ay matuturoan kita at magagabayan sa bawat oras. Kaya kahit alam kong mahirap yung mga bagay na tinuturo nila sa akin at isinisiksik sa utak ko, pilit kong inilalabas ngayon. Kahit na hindi ko alam, pinipilit kong harapin ng realidad na matututunan ko din yan balang araw. Dati isa rin ako sa mga taong takot magkamali. Takot na takot at kinakabahan. Pero kung hindi ko gagawin yon, papaano kung may kukumpara ang pagkakaiba ng nagawa kong tama at sa magagawa kong mali? At naniniwala rin ako na hindi habang buhay, mananatiling ganito ang ating kalagayan. Sa mga oras ito, gusto kong pasalamatan yung mga taong tumangkilik at yung mga taong nagbahagi ng kanilang nalalaman tungkol sa ganitong klase ng gawain. At marumi man sa paningin ng iba, ngunit sa atin ay pumupuno sa ating mga kumakalam na sikmura. At hanggang dito na lamang tinatapos ko na ang ating video. At ako, si Carlo Minyas. At ito ang Carlo Dirty Works and Vlogs TV. At hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa mga susunod natin video.